Hello! Phil Swiss, you can vlog! Kumusta kayo, mga mahal ko, mga ka-community ko? How are you? Sana everything is fine. Okay, kung saan man kayo naroroon, ito ako. Hi, nako! Fresh na fresh! Grabe ang init! My goodness! Oh, kamusta na? Kasi summer na summer talaga. High summer dito, no? Kaya ito, umuwi ako kanina ng early afternoon. At ano talaga, may nagdaratingan akong mga, I consider them my family because that's how they considered me too, no? So, love kong mga yon during my late teenage years, mga nakilala ko, and they, since from the beginning, they really treated me like one of their own, no? Kaya, pag dito sila, ano yun, pinapapunta talaga ako, o hindi kasi sila napunta dito, banda, kasi napakainit lately sa Southern Switzerland. Kaya yung mga mahilig sa sun, mag-sunbathing, which I can't dahil ano nga ako, may sun allergy. Ayun. Yun ang disadvantage. Kaya doon sila sa ano, sa medyo northern part ng Switzerland. Kaya napunta rin ako doon dahil na-book din nila yung room ko. Inano na lang kasi nila yung palapag na yun para sa kanila, no? Then we enjoy being together, joking, eating good. Ayun. It's nice. Kaya nagpapahinga kasi in after tomorrow, ano tomorrow Wednesday? No, Friday, aalis rin ako. Magbabiyahe. At hindi ako sumabay sa, hindi ako nakasabay sa anak ko at ang fiance nila, niya, dahil doon na sila sa, ano, Italy, sa may, sa farm, which is, the farm is a few meters away from the beach. Ayun, andun sila ngayon. Kaya, magpapahinga lang ako dahil, ano eh, iba kasi yung, ano, ng bakasyon nila eh, mahilig sila sa, okay, nature din. Pero hindi yung kagaya kong ano talaga yung binubusisi ko talaga kahit dito ako nakatira, kahit dito ako tumanda, ano? Busising-busisi ko ang every angles. Ano talaga ako? Eh yun, mga yun hindi mahiling maglakad, ano lang, hindi nadaanan lang. So may malaki naman kaming good for a dozen of people na ano na van, kaya ayun, sorry, natutulo yung ano ko, nose, kasi sa aircon, sa ano, hindi ako nag aircon sa bahay, binaba ko yung aircon, nag ano lang kami, electric, ako lang electric fan, tsaka pag medyo okay na ang temperature, ano, pinapatay ko na. Pero mainly ngayon, naka-on lang talaga ang electric fan. Kamusta kayo? Kung saan man kayo naroroon? Naku, Diyos ko, ang mga nakikita ko sa kapaligiran. Mga tourists, ang dami, they enjoy really Switzerland. Lucky ka ako, nakatingin ako sa mga, nakakita ko sa surroundings ko. Sabi ko, wow, lucky naman sila. Nakaka-expose silang ganun sa sun, samantalang ako nagkakaroon ako ng rashes, nagkakaroon ako kaagad ng sunburn sa mga balikat, sa mga mukha. Ito nga, oh, nagpaksian, inano ko, kasi parang nagdamit ako ng medyo ano dito, yung free kasi mainit nga, no? Kasi sila naman may mga talukbong. Ganun lang talaga kasi
May kasama silang mga ano rin nila, anak ng mga binata na, my gosh, yung mga yun eh, parang lumaki na rin na tita nila ako, no? Kasi ibinubuntis pa lang yung mga yun before that even. Kilala ko na yung mga magulang nila. Alam nyo guys, kahit anumang lahi natin, kahit saan man tayo mapunta, guys, hindi kesyo Pilipino o Middle Eastern o European, tayo lang ang best na mga Pinoy. Sa kalahi natin, okay, kasi nagkakaintindihan tayo. Pero kahit saan man tayo pumunta, guys, may bad and good talaga. Kahit sa Pilipinas na mismo, di ba, may salbahe din at may mga mababait. Na, no? Lalo na yung mga ano nila sa bahay, hindi rin nila tinatrato, hindi lang nangyayari lang sa ibang bansa. Pero kahit saan man tayo, guys, kailangan nating, mga mahal ko, protektahan ang sarili natin, no? Huwag tayong magpaabuso. Dahil pag alam nilang na ano nila tayo, nakakaya lang tayo ng ganon, mas gagawin nila. Kahit saan ka man mapunta, may mga ganyan talaga, no? Ito naman sa mga pamilya nang tingin ko sa kanila, talagang very nice sila sa mga kasama nila sa bahay. Ako, close ako sa mga kasama nila sa bahay. Alam nila yan na kahit kasama nila within us, hindi ko yan sila, inaano ko talaga yung mga kababayan natin. O gusto nyo pang uminom, kumain pa kayo, umorder pa kayo, syempre kahit ano sila naman yan ang ano, no? Ang kasi sila, parang sila lang ang aalahanin ng mga kasama nila sa bahay. Kasi parang yun na ang naging ritmo nila sa... Pero napakabait nila kasi kung anong kinakain ng kasambahay, dun yun din ang kinakain. Kung anong kinakain nila, yun din ang inaano ng mga kasambahay. Tsaka yung mga kasambahay nila, mga babaya natin, ang tagal na talaga sa kanila. Napakatagal sa kanila palagi yung mga kasambahay. Kasi trato din nila na maganda ang trato nila. Tsaka mga excited yun pag alam nilang dumarating ako. Pag andyan ako, bigla na lang nila ako nakikita na pag andyan na lang ako sa ano, sa kanila, Mom, andito ka, no? Kaya palagi talagang excited yun sila pag nakikita nila ako, no? Kaya yun, punta sila dito, nag-spend days ako sa kanila, and then they went to their places in Eastern Switzerland. Pupunta din sila sa ibang party ng canton, at may mga ano kasi nila doon, yung sila o mga relatives nila may vacation houses, kaya mag-spend sila doon. They're ano, looking for a fresher weather kasi ngayon doon sa kanila napakainit. Samantalang yung European na tunay ng mga bakasyonista, yung weather talaga ang chine-chase natin, no? Ako naman, gusto ko yung magandang weather, tapos yung hindi masyadong mainit na masyadong exposed na nagkakaroon ako ng allergy. But this time of the year, apart from sunburn, hindi ako nangangati. Oh, luckily, dati na ko, Diyos ko, last year, ano talaga, pantal-pantal yung allergy ko. Kaya ayun, inaano ko palagi ng coconut oil or whatever cream na nakakatulong na hindi na mag-itch, na mangati, no? Kaya ako talaga, ang ano ko universal, ang vision ko sa mga ano, mga tao, yung vision ko for humanity, sa mga giging friendship ko na turn to a family, ganon. Kasi yung mga yan, ano na ako eh, ganun na ako tumanda. Bata pa lang ako, in my teenage years, kilala ko na yun. Kaya, yung the longer, nagiging stronger ang ano namin, ang
relasyon o family bonding ang ano namin doon. Pamilya na ako kasi sa kanila eh. Kaya sila rin, yung mga nagmahal sa akin, minahal din nila. Yung mga nagmahal sa akin dito, na-meet din sila, minahal sila, alaga sila, naalagaan din sila, na... Sabi ko sa kanila nung pumunta sila dito, guys, huwag kayong magdala-dala ng kung ano-ano at hindi ko na talaga yan malait na lang ang tinitirahan ko ngayon kasi mga bata may mga sarili namang tirahan na napupunta lang dito rarely yung mga bata. Naririnig ko araw-araw, couple of times a day dahil may group kami. Kaya ako, ang life ko ay talagang different than before na alam nila, no? Kasi they used to stay with me, no? Hindi na hindi nila, ano, no? Pero gusto talaga ng mama noon, nung buhay pa, yung mama nila. Yung pinaka, ano talaga ng pamilya. Sila yung iba, kasi hindi nga kasya kami sa kahit malaki-laki man yung bahay, hindi kami lahat mag-fit doon, kaya sinisitui talaga ng mama na yun na andyan lang kung saan si Ross, andyan siya. Kaya some of them stayed with me, some of them stayed nung iba pa yung lugar namin na malaki-laki. Kaya ngayon, I just make it convenient as I have 3 rooms. Included the living room, we call it 3 rooms and then a balcony. So, pag may pumunta dito sila, halimbawa isang lalaki, dalawang babae, eh pwede pa rin, no? Pero pag more than that, kasi today, last time with their maids, kasama nila kasambahay, dalawa, tapos a dozen sila, kaya yun. Doon kami nag-spend ng Zurich, so... Nag-rent sila ng isang lugar doon na talagang yung palapag na yun, doon sila sa palapag na yun. It's a very nice thing talaga, pero ano, iba kasi yung mga ano nila, they love the shopping, they love to go shopping, at hindi ako ganyan eh, mas naaano yung ulo ko, mas na ako pag nasa closed door na ako, I'm so eager to go to the mountain with them, to the... Sila gusto din nila yung nakikita lang yung view, pero hindi talaga sila yung mag... Nag-walk din sila pag gabi, no? Iba talaga yung ano lang. Pero ako, iba yung punteriya ko, eh. Pag gabi sa akin na dinner, ganun din sila, dinner din. Pero napaka-late, tapos late yung pupunta ng bed. Tapos, ay, naku Diyos ko, palagi na lang nakaupo kung anong in-order. Not my kind of thing. Pero maligaya pa akong kasama ko sila, syempre, no? Pero, more tiring kasi different, ano naman talaga, no? Kaya, pag gumising naman sila, yung day na, luckily yung breakfast naman sa hotel na yon ay until 11 o'clock, kaya sinasagat talaga nila yung tulog nila kasi late na nga silang natulog. Eh ako naman, ay kung ano nang nagagawa ko, pag gising nila, nakaano na ako lahat, andun na ako, naka-breakfast na ako, pero I'm still there, still adding more coffee or something to drink, juice na lang, no? Kasi naka-breakfast na ako, kasi ganun ako, no? Ayaw ko yung... Siguro, since vacation nila, eh, they should enjoy, no? They should feel free and all that. Pero yung nakakaano sa akin, no? Syempre, iba ang ritmo, ang rhythm. Kaya, yun. Maganda talaga... Mga mahal ko na nagkakaroon tayo ng nung connection sa mga ibang lahi na hindi ko na nakikita yung ibang lahi because when you get along together nicely, you know, yung treatment sa'yo na the love that they show you and the love that I give them,
we really get along together. Kaya, ano talaga kami, they know me very well. I know them very well. At saka yung friendship na hindi lang, yeah, okay, ganon, no? Kilala nila, kilala ako. Pag ako sinabi ko, today, I'm in the house, close ang ano pag andun ako sa kanila, no? Bakit? You're not feeling well? Kasi invited ka doon, invited ka dito. Imagine ako lang mag-isa, ang dami nila. Kaya I feel more the tired, yung napakapagod na pag na-invite ka sa event na yun, maraming nag-i-invite din sa'yo. Kaya yun ang sinasabi ko, hindi ko magawa doon yung activities ko na I don't need promotion na apart. Kasi nag-ano na eh, within them and more na nagkakaroon ako and I couldn't cope with everything. So, I'm so that lucky. Pero what too much is too much. Kaya I decided to come back here. And sabi ko na lang, okay, pag may time ako, pupunta ako dyan. Kung kayo, whenever you want, I'm here. No? After all, wala naman ako ng dinidream na ano, na gusto kong puntahan, ganito, ganyan. At my age, alam ko na kung saan ko na ilalagay yung mas kung ano sa akin, mas convenient. Ganun na lang yung mas nai-enjoy ko, no? At that is here. Kung saan ako ito, ang lugar na pinagtandaan ko. Kaya alam ko kung saan pupunta, kung saan gusto kong, and every time na nag-iikot ako, ano rin, it's always something new to discover. That's how beautiful this country is, no? It's endless to discover. Yeah, yung parang hindi lahat ay pare-pareho. Kahit saan ka pumunta, iba-iba talaga. That's how I, ano kasi yung pag-appreciate mo ang lugar. Sabi ko, kung may pupuntahan man ako, is where yung hindi na mag... discover na kung anong places dahil may idea na rin ako kung ano, no, yung pinupunteriya ko na lang kung saan ako where I feel welcome. Kahit saan naman ako napunta, welcome naman ang ano sa akin, you know, welcome kahit saan na feel almost like as home, no. Pero yung sabi ko kung saan yung pinanggalingan ko, yung roots ko, kung saan yung mga loved ones kung andun, o kung saan yung I feel already home or so, no? Yung hindi na yung travel na kabataan mo, gusto mo pang dito yung parang gusto mong mag-explore, gusto mong malaman ng kung saan ka mo dapat, ang dapat mong puntahan, which I already experienced that, no? So, yung sa akin na lang, pag halimbawa mang lalabas ako ng bansa o ano, sabi ko, more ang puntirya ko sa Pilipinas kasi may mga islands pang hindi ko napupuntahan na. At ayun ang gusto kong ano. Pero yung pupunta ka doon na may kasama kang mga kasama mong pwede mong ma-share na maging maligaya rin, na pupunta sila sa lugar na yun. Ganon, yun lang ang ano ko. Mga mahal ko, sana kung saan man kayo naroroon. Ano na tayo, ang next round na ano natin, kailan lang 60 tayo, 63, and ngayon is going to 80 na almost. Ang next round ay 80, over 70 na tayo. Wow, guys! Alam nyo naman, ito ay mga ano ko lang spontaneous na sinishare sa inyo yung ibinoblog kong ito, no? Eh, sana kung saan man kayo naroroon na think positive lang kayo. Kung may down man tayo minsan, huwag nyong isipin na magsistay tayo ng down na ganyan. May always na may solution at we can get through it. Depende lahat yan sa organisasyon natin, sa ano natin, sa mindset natin na tinatawag, no?
na ipairal natin yung maging maligaya tayo, at kung may kailangan man tayong, kung medyo down tayo, we all also come up. Okay? At ganyan ang isipin natin. Okay? And at maging ano tayong, hindi lang tayo yung lulon ng lulon. We should be able also to express ourselves. Okay? Na hindi lang yung lulon ng lulon. At pag kung anong sinasabi natin sa isang tao, titingnan natin sila sa ano, sa mata, no? Kung sino man yan, no? Yung hindi nagsasalita ka, hindi ka nagtitingin, parang you don't take it serious for you and for that person that you want to, may gusto kang ipahiwatin, diba? Yun lang ang ano ko sa ano sa inyo guys, kasi isa lang ang buhay natin guys, and we should make the best out of it, na kahit sa anumang sitwasyon tayo. Okay? Huwag tayong magpalamang, huwag tayong manglamang. Ang taong nag ano sa atin na hindi na-appreciate ng presence natin o pagkatao natin, hindi natin kailangan yan sa buhay, yung mga ganyan, na lalong pag minamahal mo natin sila, ay mas lalo nila tayong dinadrag down. Hindi natin kailangan yan. Kasi ang pagmamahal must comes from both sides, no? Yan ang gusto kong anuhin. Hindi kasi mahal niyo sila, ay gaganyanin kayo. We should open our eyes for that and use our mind. And of course, also our heart. Dahil hindi tayo nagbibigay ng pagmamahal o binibigyan tayo ng pagmamahal para manakit ng tao. Hindi. Of course, every day we are not the same. Minsan may ano rin tayo na days na hindi tayo okay, di ba? So we should be able to say sorry for that also, no? Yung hindi natin na may nasaktan tayo, ignore lang natin. At wag na wag tayong ano, kung alam natin na tama tayo, stand for it na tama tayo. Kung alam natin nagkamali rin tayo, ano, hindi natin tanggapin din natin na nagkamali tayo at kailangan din nating humingi ng pasensya, di ba? Kaya yan ang gusto kong sabihin sa inyo guys, ang kahit kung anumang pinagdadaanan natin na medyo mahirap na araw, huwag kalimutan na ano, alagaan ang sarili pa rin. Mag-inom kahit papaano, kumain ng tama. Dahil guys, ang kalusugan natin, ayan ang kayamanan natin. Na? Kahit anong edad, basta inaalagaan mo sarili mo at huwag nating anuhin yung tama lang lahat, na hindi natin inaabuso ang kahit anong substance dyan o kung anong pagkain, yung hindi tayo nag-abuso. Kung gusto natin ng sweets, kung gusto natin ng kung anong klaseng pagkain, kainin natin, basta lahat lang ay nasa tamang portion, di ba? Ay enjoy natin, nguyain natin ng mabuti. Ako, mahilig ako pag masarap ang kinakain ko. Habang ginaganon ko yung ang ini-enjoy ko, pinipikit ko talaga ang mata ko, ganyan ako na. Ini-enjoy, it goes, it melted in my mouth. Ganyan, no, maarte ako, no, minsan. sarap naman yun. Kahit ano lang yan, basta ano, ganun ako, no. Yung hindi lang yung nilululo natin, di ba? Yung lulo ng da, ano, ang bilis. Sarap naman ito. Ganun ako. Oh guys, kahit saan man kayo naroroon, talaga, kung anumang sitwasyon ang pinagdadaanan natin, situate natin na ang kaligayahan ang talagang ini-aim natin. Na? That's how we keep ourselves young, energized, energetic. Diyan ang gagaling, magiging inspirasyon natin ang mga taong
ang mga taong mahal natin at sana yung nagmamahal sa atin, we should not take them for granted, guys. It's not worth it. Isa lang ang buhay na ito, kaya wag nating pabigatin sa iba at sa sarili natin. Tayo ang ano lahat niyan. Tayo ang it's our anong ang tawag dito? Nasa atin 'yan lahat. Kung gusto nating more sad tayo, magiging more sad tayo. But guys, pag gusto nating maging mas maligaya tayo, kahit hindi tayo nakikita nga, but inside us, maligaya tayong tao. Dahil yun ang, ano kasi yan, guys eh. Sa atin yan eh, sa kamay natin ang kaligayahan natin. At hindi dapat ang kaligayahan ay nakadepende sa iba. Siyempre, bonus na yan pag minamahal tayo, no? Pero pag may minamahal tayo at hindi naman tayo ganun pinapahalagan, guys, mapag-usapan o talikuran nyo yan. Kung babae man o kung lalaki man ang niluloko, my God, open your eyes. Use your brain. May mga iba rin nanay dyan na may mga anak, may iba rin na tatay dyan na may mga anak na babae. O kung yung babae man nagte-take advantage sa lalaki, na ganun palagi ang ginagawa dahil mahal niya yung lalaking yun. Hoy, girl, mga mahal ko, open your eyes, use your brain. We should use our common sense. Marami dyang mga gentleman na makikilala pa ninyo. May mga nanay dyan na may mga mababait na anak na lalaki. I know what I'm talking, no? Kaya huwag tayong magpaka-martyr sa maling paraan. Huwag talaga na nagpapaka-martyr tayo sa hindi naman deserving na maging ganun tayo sa kanila. No! Okay? Yun ang ano nyo. Gusto nyo paligayahin sarili nyo, gawin nyo yan. Pero huwag kayong magkumapit sa taong hindi ang kaligayahan nyo ang inatupag, kundi yung kaligayahan lang niya. That's in a very egoistic thinking. Hindi nyo kailangan yung mga ganyang tao na egoistic ang thinking. Hindi na sasabihin nyo, ayaw ko na sa'yo kasi ganun ka. But you don't have to explain all of that. You just like, go on with your life. Yung way na, in a right way, in a good path, and yung aim na maganda sa buhay na gawin para ma-enjoy natin ang life na ito. Dahil tayo, guys, isa lang tayo sa life na ito eh. Kung magkasakit tayo dahil yung iba binibigay sa atin yung mga ganyang antay pag magkakasakit dahil sa ano ng iba, hindi. Dahil sa ano rin natin, sa nagiging weak tayo, huwag tayong maging weak sa taong weak ang ugali. Ang kasamaan ay weak na tao yan. Hindi ano yan kasi ano siya yung nagdo-dominate siya sa'yo. That is very weak. Yung taong nagmamahal ay respeto. Ay puno ng respeto ang pagmamahal. Yung love, ginagawa nila ng ibang definition. Ang love is love. Love is good. Anything good is love. Hindi yung, love hurts. No, I don't believe in that love hurts. Nagla-love ka tapos sasaktan ka, hindi yan love. That is cruelty. At huwag nating i-ano yan. Huwag nating bigyan ng ano yung mga taong ganyan. Yung attention natin na ano. Pero lahat tayo pwede rin magbago. But we see to it na nagbabago tayo for good sa magandang ano hangarin. Hindi yung magbabago tayo in bad. Kasi may ganun din eh. Mabuti dati naging bad. Yung bad naging mabuti. Kailangan anuhin natin talaga kung
paano tayo maging mabuti sa sarili natin first of all at maging mabuti sa iba. Okay? Yung huwag tayong mag-isip ng, oh, that's what good for me at may nadedehado tayo o magpapadehado tayo. Never. Life is so worth it. Life is so beautiful. No? Marami na tayong nakikita lang rin na sad sa mundong ito. Kailangan din nating makatulong tayong to make this world a better place, no? We cannot be anywhere, pero yung buhay nating andyan kung saan man tayo, maging mabuti lang yung puso natin sa sarili natin at sa iba. That's how love is so beautiful, guys. Wag tayong mag-take advantage dahil minamahal tayo. Hindi dapat. Dahil kung mahal natin ang tao, nagmamahal tayo, alamin din natin na pag may minamahal tayo, minamahal din tayo. Yung hindi nagmamahal tayo sa ano natin, tapos sinasaktan tayo, hindi na ganyan yan. Hindi na. It's not worth it talaga. Kaya ang buhay, maganda yung simpleng buhay. Maganda rin yung marangyang buhay. Marangyang simple. Ganun, no? Yung walang gusto mo ng marangya tapos napakadami namang confusion dyan, no? Na nagiging salbahi tayo, nagiging mapang-api tayo. Hindi maganda. Because we are not better than the others. Pareho tayong tao, pareho tayong mahal ni God. At naniniwala talaga ako dyan na pag mabuti tayo, ang buhay ay napakaganda. May dumarating na lang bigla na lalo na pag we are not this expecting. Habang maganda yung hangarin natin at maganda yung mga intentions natin, oh my goodness. Mas naaano ka pang bigla na lang lahat ay parang ganun lang ka-easy. Talaga. Ako sa buhay ko, yung I always tried my best what I can, no? Sa abot ng makakaya ko. I could have different kind of life. Alam nyo yan, mga mahal ko. If it's good or bad, I could have different kind of life. Pero ginusto ko yung buhay na talagang napapanindigan ko, na wala akong naagrabyado, na ganun lang ka-smooth, ganun lang ka-simple, ganun lang ka-humble, ganun lang ka-na buhay. Oh my God! What do I want more? May nagmamahal sa akin. Bakit kakailanganin ko yung taong nagpapabigat sa akin? Nobody! Huwag nating anuhin yan, yung mga ganyan. Kasi yung buhay talaga, may dumarating na rin na yung mga hindi natin in-expected na kailangan nating panindigan, kailangan nating ayusin, di ba? Kailangan nating resolbahin. Bakit dagdagan pa natin ng hindi dapat ilagay sa buhay na maganda? Bakit? Ang buhay na ito, naku, napakaraming worth na maganda na dumarating na lang ganyan pag hindi tayo nag-expect sa iba ng kung ano-ano. Basta yung sarili natin, first of all, responsable na tayo sa sarili. Yung mga ibang dumarating na pagmamahal ng iba, bonus lang yon. Bonus rin yun na maganda. Pero most of all, yung tayong nagpapahalaga sa sarili natin, yung tayong nagpapaligaya sa sarili natin,
Of course, hindi naman tayo yung manhid na tinatawag na pag may nananakit sa atin ang damdamin o mananakit sa atin o anuman physically, napabayaan na lang natin na gaganunin tayo. No way. No way. Kailangan sa mga taong ganyan makatagpo ng katapat na para they can taste the thing of their own medicine na sinasabi. How bitter. Yung mga ganyang ano, na matikman din nila. Kasi yung kinakaya-kaya lang nila, yung kaya lang nila, no? Pero tayo, mga mahal ko, pag alam natin na there's no way out sa bagay na mapahamak tayo na yung out, yung maging solution lang ay yung layuan, lalayuan natin, hindi natin ipapahamak sa taong hindi worth it. Okay? Huwag nating ilagay ang sarili natin sa kapahamakan na tayo pa ang makakalaban ng batas. No, di ba? Pero we should not tolerate something na ano ang ginagawa sa atin yung hindi maganda. Kung pwedeng iwasan, iwasan. May tinatawag na self-defense, iba naman yun. Pero yung iwasan, iwasan. Kung pwedeng protektahan ang sarili in a way na naiiwasan natin, iwasan na lang. Okay? Huwag tayong magmahal ng taong hindi tayo pinapahalagahan. Maghanap sila ng katapat nila. Yung hindi kayong nagmamahal ng todo, yung nagmamahal ng good intention, ay gaganon-ganonin kayo. Mm-mm. Those people, yung ganyang tao, mga tao, they deserve na makatagpo sila ng taong ano, sila ang patitikman ng karahasan nila na ginagawa. Huwag tayong pumapit sa taong sinasaktan tayo. At may, kung tayo minamahal, huwag tayong mag-take advantage sa taong nagmamahal sa atin. What is wrong is wrong. And can never be good. Kahit walang nakatingin, huwag tayong manlamang. Mahiya na lang tayo sa sarili din natin. Okay? Gusto ko lang kayong i-remind guys na to be a good person. Nagkakamali man tayo at nare-realize natin. Pero pag yung ano talaga natin ay yung magandang hangarin, magandang intention, magandang ano natin sa buhay, guys, we are better off. We are better off. Kaya yun talaga, it all depends on us. Depende lahat sa atin. Kung anong mas paanuhin natin ang magiging idadaw natin sarili natin o i-ano natin yung sarili, lift up yung sarili natin. Sa atin lahat yun. Pero huwag tayong maging maligaya na may napapalungkot tayo. Huwag tayong never na mag-agrabyado tayo. Dahil yan ay talagang bad na gawain. Ang mga bad na gawain, hindi yan for good, naglalas na kaligayahan. Huwag tayong manlamang, huwag tayong manghusga ng ganun-ganun lang na hindi ka mo naman nakilala yung tao. Kilalanin mo muna kung ano ang... Ako naniniwala palagi ako sa taong maganda ang hangarin. Naniniwala din ako sa taong may mga natutunan sa buhay, may nagiging ibang
landas ang inaano nila na mapabuti sila, okay yun. Pero yung taong aanuhin ka kaagad na hindi ka naman kilala, ako, hindi ako marunong mag-tolerate. I will let you know na tumatakdog ka sa akin and then I will be sorry for you. Hindi naman agad-agad na ano kita, pero I'm an observant kasi ako. Ganun ako eh. Pag medyo inaano na ako talagang, even without saying bad words, ipapaalam ko sa iyo na ganun, na nananakit ka ng damdamin, o not to put you down but to make you realize ganyan ako. Ganun. Kaya tayo guys ay talagang kung may nagmamahal sa atin at nagmamahal tayo, kailangan nating i-balance lahat. We should find the balance, and then yung worth natin and yung values natin, you know, we are worth it. Each of us. Na kailangan nating magandang sa buhay. Hindi lang sa sarili natin, kundi sa iba rin. Okay? Sa kapaligiran natin, maging mabuti tayo. Sa nature natin, kung anong ipinagkaloob sa atin ni God. Hindi natin kailangang lapastanganin ang mga kalikasan. We should always find the way na magiging okay sa nature ang mga kung ano man yan na nahahawakan natin. Mag-contribute for a better world para sa mga maiiwanan natin one day. Siyempre, habang nabubuhay tayo, enjoy natin life natin, di ba? Mga inspirasyon natin, o may mga inspirasyon tayo, o ini-inspired tayo. Hindi lang yung one-sided na nag-inspired tayo ng iba, inspirasyon tayo ng iba, tapos tayo ay taking for granted. Hindi dapat ganun, ha? Talaga natin, ang balance sa buhay ay talagang napaka-importante. Nagkakaroon man tayo ng differences, then we should solve it in a very good way, no? Na maging okay ang pakikisama, ang pagsasama, di ba? Ganun lang yun. Life is so beautiful, guys. Talaga. And if you believe na alamin natin na talagang worth it na ang buhay natin. Kung yan ang hangad natin, maging mabuti ang buhay natin. Maging mabuti talaga. Kasi pag lumiko tayo ng landas na hindi maganda, madali lang rin yung gawin. Eh, ba't ka liliko sa mali kung may malilikoan kang mabuting mapupuntahan? Diba? Alam na nating mali, huwag na nating gawin. Diba? Pag alam na nating gawin, and yet may mga nangyayaring kahit ng mga aksidente, kagaya ng mga anong kaya, huwag na tayong, hindi lang tayo mag-expect ng mga negative o ano, pero maging ready rin tayo na kaya dapat tayo mag-ingat, di ba? Ganon. Pero pag yung hihangarin talaga natin sa buhay ay yung kagandahan ng buhay, yung simpleng wala tayong ina-add to it na negative pa. Kasi may mga nangyayari na unexpected. Kaya wag na nating pero pag positive tayo and we always believe in God, guys, hindi lang yan na kakanta tayo, dadasal tayo about God, tapos we do other things na bad. Kahit maliit lang yan, maliit at malaki, walang diferensya yan. Sabi, oh, ganun lang kaliit na
Ang mali ay mali. Yun ang ibig kong sabihin. Okay? At kahit ano naman, minsan naman nag-awkward naman tayo, but unintentionally, nagiging awkward tayo. No? Nangyayari din yan. Pero, pag we're able to correct ourselves at maghingi naman tayo ng sorry o kapatawaran, ano lang rin yun. Okay na okay pag we're able to recognize, identify our mistakes and then we correct it. Okay? At huwag niyong papabayaan ang sarili ninyo na mag-inom ng enough water. It gives us freshness sa katawan, magandang skin, at we don't need to invest in cosmetics. Though kung sinong may gusto ng cosmetics, go for it, no? Pero pag pwede na natin kainin, ang dapat natin kainin na gulay, prutas, minsan kung nag-crave din tayo ng matamis o kung ano yan, basta moderate lang lahat at uminom ng tubig na marami at huwag kalimutang kung gusto nang magbawas ng liquid, punta saan? Huwag nyo itago yung dumi sa katawan, ganun, ha? Situin talaga na di-discharge natin ang dapat nating i-discharge. Okay, guys? And stay beautiful kasi pag maganda ang natin sa kalooban, it shines from deep within, from deep inside. Talaga yan, guys. You don't need to have that perfect body or whatever. Wow, lucky pag ganun ka. In and out. No? Pero kung minsan ganun ang natin. Pero we can, nakakabawi tayo. So how we present ourselves, how we are as a person, yung yung character natin, it says a lot. And don't forget to smile. It can change a day, or it can mean a lot to other people also pag binibigyan natin sila ng smile. Sa kanila na yun, pag ayaw nilang mag-smile, mas nagsusungit. Okay, pero tayo guys, yan ang ko. Thank you sa mga bagong members. Huwag tayong mawala ng pag-asa na nasa atin talaga yun, o kung gusto nating maging mas maligaya tayo o kung gusto nating maging mas tayo sa atin yun. Choy, napakalaki natin, may mga tayo, pwede tayo, may mga choices tayo. Pwede tayong hanapin natin ang maligaya tayo. At ang taong nagdudulot ng kasakitan sa not worth it. Okay? Maghanap na lang sila ng katapat nila. Okay? Sige guys, I love you. Always pray for good and for kung masaya o malungkot minsan. Okay lang yan, but choose happiness, okay? At lahat yan may katapusan ang lahat. Yung magmalungkot tayo, may kaligayahan din. Mas pairalin ang kaligayahan at ang kabutihan sa buhay, guys. Hindi kayo nag-iisa. Keep smiling! Huwag pabayaan ang sarili, okay? I love you! Guys, I love you all. At dito pa ako on Friday, magbabiyahe ulit ako. And hindi na ako medyo ganong masyado, pero from my bottom of my heart, you're always in my prayers. I pray for everyone, for a better world. I love you guys. Let's make this world a better place. Pairalin ang pagmamahal, ang pagiging maging totoo natin. Huwag man lamang, huwag magpalamang. Piliin ang
kaligayahan, pagmamahal. I love you guys. Love you so much. Until next, okay? Mahal ko kayong lahat. I love you. Be safe always. Keep safe.